Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Community Season 10, naganap din ang harapan na nominasyon. Judging by the performance, nagkaroon ng insidente na pwede namang maiwasan kung mas nag-ingat. Kayong ito ang hinirang ng inyong mga kasama na hindi karapat-dapat nang manatili sa aking bahay. Matapos ang tensyonadong nominasyon, ang naligtas na si Seham kinausap ang mga nominadong girls. I love you all so much. Love you. No. I'm sorry. Michael, no, don't be sorry. Like, no, Sam, don't worry about it. Like, for me, there's no problem talaga. At all. Actually, yeah. Marami nagmamahal. I said that too. I said that. I forgot to mention it long. But yeah, that's the main reason actually. Sabi niya na marami nagmamahal sa akin at saka mayaman daw. I accept po yung sinabi ni Roque kasi alam ko rin yung pinapanggalingan niya kuya na sobrang hirap talaga ng buhay niya. Sabi ko pa sa'yo dahil yaman siya, marami nagmamahal siya, kaya siya iligtas. Sorry. Minsan ba nararamdaman mo na dahil sa katayuan mo sa buhay, ano tila po invalid yung mga problema mo? Yeah. Dahil mayaman ka. Yeah, it happens. It happens because like some people would go like, ikaw heartbreak lang yung problem mo. Kami yung pagkain namin, yung bahay namin. That's why like me, when I have problems, I don't really share it to people that much. Kasi parang yun nga, like even for my own family, I also get the same advice na we're here naman, you have this and that, you're so lucky. So yeah, I'm grateful for that po, kuya. I know they're just motivating me. Pero yeah, it's sad sometimes, kuya. Samantala, ang nominado rin si Michael, apektado pa rin sa mga naganap. Huh? Yan din, suot mo lang din, Roque, yun sa'yo, parang. No, don't wear it na. Don't claim the negative, ano. Michael's scary. Ito na yun. He's super angry. Did you see a tissue from my hand? I'm so... So weird. Mm. I didn't know how to react. Malikod na lang ako kay Laziz. I don't know why. Oh, I think I understand naman kasi nadala lang siguro ng emosyon niya. Maya-maya pa, ipinatawag ni Kuya si Michael. Tapos dumaan siya dito si Michael pala. Ganun siya. Dala-dala pala ito, naglalakad. Ganun lang tayo. Di ba na may na-share siya noon na every competition ginaganon niya para matakot. Kaya huwag kayong titingin sa mukha niya. Michael. Sipo. Isang mabigat na hamon ang inyong pinagdaanan. Sipo, kuya. At nakita ko naging emosyonal ka. Sipo. Nagayat lang po ako sa sarili ko po, kuya. Kasi yun lang po, kuya. Di ko pala na bigay yung best ko po. Kaya nasad lang po ako ng konti po. Kasi I thought po, kuya, na binigay ko na po yung best ko po sa kanila po. Pero yun pala po, kuya, hindi pala po. Sa labas ba ng bahay ko ay nakaramdam ka na ng ganito? Noon before din po, kuya, sa mama ko po. Kasi I feel like ginawa ko na po lahat po before. And then sila pong my parents ko, kuya, hindi sometimes po, kuya, hindi po nila na-appreciate. Ni-convince nila ako always na mag-focus ka na lang sa studies mo kasi insured ka sa buhay, parang ganun. Kasi di natin alam anong mangyari mo sa sports. Noon, kahit marami na akong gold na uuwi sa bahay, dami na akong plaque or okay, parang ganun lang.
noon po kuya, hindi po nila appreciate kasi yun nga, gusto lang po nila na mag-focus ako sa school. And then eventually, I followed what I love pa rin po, which is yung sports po kuya. I continued until napanalo ko po yung big event, which is the SEA Games po. And then at that time po, dun lang po lagi talaga nila na like appreciate po kasi bibigay ko po yung financial po, help po paminsan-minsan. This time po kuya na-appreciate. But before pa kuya, sa simula, it was really hard po kuya kasi hindi po nila na-appreciate po. Gaya nangyayari today. sa performance po namin po kuya, ilang beses po ako like umikot-ikot po kuya, sobrang sakit ng likod ko po. And then there were times na natatapilo ko po ako kuya sa heels kasi ako po yung nag-exhibition. And then yun nga po kuya, nagkamali po ako. And then sinabi po yun ni Raph po kuya, dahil sa isang mali ko po kuya, naapektuhan, it can be prevented, which is true din naman po. But I feel like I did also my best naman. Ayun po kuya, I feel like hindi po nila na-appreciate po yung effort na binigay ko po sa team. Isa kang magaling na atleta. Thank you po kuya. Paminsan sa buhay natin, nakakaramdam tayo ng kakulangan. Pero tulad sa mundo ng sports, the greatest comeback usually comes from the greatest failure. At sana, kung may naramdaman ka mang ganun ngayon, naniniwala ako na kaya mong gawin itong isang positibo sa iyong buhay. Thank you po kuya for that advice po kuya. I'll take that to my heart po. Sige Michael. Hanggang dito na lang muna. Teka lang. If we have chocolate powder. My gosh. If we toast it, no? No, sorry. Are you okay now? Big task. Challenge. Thank you. Okay lang. Understand. You got this. I know you got this. got this. Congrats din, Raf. Congrats. Galing mo talaga, Raf. Oh, idol. Congrats din. Napuno nga ng sari-saring emosyon ang naging harapan nominasyon ng ating adult housemates. Pero ano pa kaya ang mga mangyayari? Oras na sila ay magharap-harap para iligtas ang kanilang mga sarili. Malalaman po natin yan maya-maya. Hello Philippines! Hello World! Isang ligtas challenge nga ang haharapin ng mga nominado sa linggong ito kung saan ang dalawang hindi mananalo ay aakalain ng housemates na tuluyan ng lalabas ng bahay ni Kuya. Yes! Tama po ang narinig nyo. Isang fake eviction ng dalawang matatalong housemates ang magaganap. At syempre, ito ay dagdag na pagsubok ni Kuya sa kanilang samahan. Paano nga kaya sila maapektuhan ng hamong ito? Game ka na ba? Simulan na natin ang kwento! Ang housemates pinag-uusapan na ang magaganap na ligtas challenge. May aalis na mamaya. Kaya pag yung dalawang hindi makagawa. Pag hindi makagawa, ayun. Oh, thank you so much sa inyo. Galing mo kaya. Kung lalo physical ako. Physical task, hinayaan ko talaga. Pero para akong papel. Laban! Laban ay. I don't know if it's physical. But most likely, I think it is. Di nagtagal, pinaghanda na ni Kuya sina Jin, Kathleen, Isabel, Laziz, Michael, Roque at Zach para sa kanilang ligtas challenge. Kinakabahan ako Kuya kasi wala pa po akong kaming clue kung ano man po yung gagawin namin para sa ligtas challenge. I will do my best po. Nagkaroon po ako ng pag-asa po sa sarili ko. Love you all! I'm so happy! I love you girls. Nagulat po ako kasi agad-agad po Kuya pero alam ko naman, lahat po kami, gagawin po namin yung maabot po sa makakaya po namin, lalong-lalo naman po ako. Let's do our best, brother. That's what we can do. I wanna stay. I just wanna do my best, and I just wish good luck to everyone. I don't really like to think about leaving house. Masa ha? Hello. I think this is good talaga. I don't think we're coming back. So, masa na coming back. Wait lang, tawin ko.
give you 100%. Yeah. Take care. If ever, but I don't think you. Just do your own. I'll do my best. Yes, of course. I can do this. We got this. You got this. At ng oras na para sa Ligtas Challenge. Good luck, guys. Love you, Sam. Love you. Not yet. Good luck. Saan ba tayo? Motivated po, kuya. Lahat ng mga teammates ko po nag-vote po sa akin. I have the highest points po. I need to prove myself this time na I am worth it na mag-stay po dito sa bahay po. Ngayong linggo, dalawang league task ang inyong pagdadaanan na pagbabasihan ng inyong magiging kapalaran sa loob ng aking bahay. Para sa unang league task ninyo, kailangan mag-shoot ng housemates ng mga bola sa dalawang cylinders habang nasa taas ng isang tower. Gagawin nila ang hamon ayon sa pagkakasunod-sunod na mapagkakasunduan nila. Ang dalawang housemates na hindi makakashoot ay magpapaalam na sa kanilang mga kasama. Pag-usapan nyo na ang pagkakasunod-sunod. Who wants to go first? I want to go first. Okay. First, Michael. Kuya, ako po yung first na... Ako po, second. Second, third. Si Nazis. Third, si Isabel. Last fourth. Fourth, si Kathleen. Fifth, si... Zach. Sixth, si Jin. Last, si Roque. Last, si Roque po, kuya. Michael, baka kapagsimula ka na. I was just walking there and I was saying to myself na I can do this. I can do this. Magsimula na. Dami ko pong iniisip po, kuya. To be honest, I was thinking about gaano kalakas. Medyo confused po ako, kuya, paano ko po ipapasok yung bola sa mga holes po. Next. Mahirap, pero from childhood, I'm good in shooting stuff. It won't be easy, but let's just have fun. I just prayed to God and said, if it's for me, it's for me. If it's not for me, if it's time for me to go, then it's probably time for me to go, diba? Samantala ang ibang housemates, di maiwasang makiusyoso sa pinagdadaan ng hamon ng mga kasama. Scared of heights. Kinabahan po ako doon. Dahil takot po ako sa ano po yan talaga, sa height. I'm not 20-20 vision rin po. Parang ang hirap niyang ishoot kasi maliit lang yung butas niya. I keep telling myself to conquer my fear of heights po. Focus lang doon sa bola at kung saan i-shoot po kuya. Si Zach na kaya ang susunod na makakashoot ng kanyang unang bola. To be honest, akala ko po magiging madali lang po para sa akin, kuya. As much as possible, kuya, kailangan kong makashoot kaagad. Malaki po yung nakasalalay po sa magiging resulta po ng laro, kuya. Hindi po talaga ako magaling po in terms of shooting, kaya kinabahan din po ako at that time. Pero sinabi ko sa sarili ko, kakayanin ko yan. Ako naman po nagrepresenta na ako na po yung huli, kuya, na mauna na po, kuya, sila. Para na din po na, ayun po, makita ko po sila kung paano din po nila ginawa, kuya. Iniisip ko pong discarding, kuya, is focus po, kuya. Oh! Matapos ang kanilang unang salang, si Kathleen lang ang nakashoot ng kanyang unang bola. Magawa na rin kaya ito ng ibang housemates sa next round? Mahirap siya in a way po, kuya, na it can also be chamba.
It can also be luck. Mahirap po siya kasi it's so uncertain. Kaya ko to. Kung sobrang seryoso si Michael, tila kabaliktaran naman si Laziz. I realize that you have to just relax and go with the flow and feel it. Feel that ball already inside. Oh my God! How did you do that? Nice, lad. Na kaya ang pangatlong housemate na makakapag-shoot ng kanyang unang bola. Pag ako na po yung turn, parang na-excite ako kuya kasi gusto ko po nung challenge na yun kuya, nakaka-aliw po yun. Kasi hindi mo alam kung papasok ba or hindi. Sa kanilang ikatlong sabak, may tag-isang bola na sina Kathleen at Laziz. Makatapos na kaya ang isa sa kanila? Medyo pressure din po kuya sa totoo lang. Kasi yung ibang mga housemates nakakapasok na and then ikaw, wala pa. Siyempre, sobrang masaya to do it first. I still wanna laban and do my best. I did it. Sa pagpapatuloy ng hamon, nakashoot na ng dalawang bola si Laziz habang may tig isang bola naman si Kathleen. Si Laziz, hindi nagdalawang isip na bigyan ng tips ang nag-nominate sa kanyang si Michael. I asked him, how did he do it? So, I can copy what he did. So, otak ko po kuya that time. I was like calculating ano, dapat direction. Sabi niya na, don't think too much bro. Selfless po sila kuya. Gaya ni Laziz, si Isabel, hindi nagpadala sa tensyon. Tansya-tansya. At the same time, I have to just like aim for the hole po para ma-shoot yung bola. Oh! Habang nakasalang si Kathleen, si Isabel, nagbigay naman ng tips kay Jin. Thank you, Tom. Si Kathleen, bigo pa rin ishoot ang kanyang huling bola habang wala pa rin napapasok kahit tig isang bola si Zaka Jin. Pagdating naman kay Roque, parang nanghinayang po kuya kasi unti na lang dumada please pa. Laging muntikan lang ma-shoot. Nabuhayin po ako ng loob nung na-shoot ko na po. Sa muling subok ni Michael, makuha na kaya ang tamang diskarte gaya ng ibang mga kasama. I can shoot this. Nung bola na sa loob na, I can feel it. Oh. Sila tapos. Lahat mag-shoot pa. Limited. Tao lang makakapasok kaya inisip ko lang po kuya, think positive, feel positive, and then yun. Samantala, ang may tig-isa ng bola na sina Isabel at Kathleen, bigo pa rin ishoot ang kanya-kanyang huling bola. Habang sina Zaka Jin, nasusubok pa rin ang pasensya na ma-ishoot ang kanilang unang bola. Yung kamay ko po, nanginginig pa, kaya medyo nakaband po yung mga part.
Sa paglipas ng oras, wala pa rin nakakatapos ng hamon bukod kay Laziz. Close. Don't crash. No one was there. Pinakamahirap sa akin, kuya, yung pakiramdam na habang nakikita mo po yung mga kasama mo, nakakashoot ng nakakashoot, tapos ako po wala pa pong nashoot ni isa. Laki po nung nakasalalay, yung paglabas ko po yung nakasalalay. Gaya ni Zach, nilalabanan din ni Jen ang tensyon upang maishoot na ang kanyang unang bola. Ah, oh, layo. Hindi naman po sigurong halata na tuwa. Ala, saya-saya ko pa. Ma-shoot mo lang ba? Parang feeling mo, ang galing-galing mo na. Ang ingay ko, sorry na. Balaga po yun para sa akin po, kuya, kasi it will help me na mag-stay pa dito sa bahay po, kuya, kasi this is my dream po, kuya. Happy po, kuya, but I'm sad din po kasi there's still others na hindi pa nakashoot, and for sure may dalawang lalabas po, kuya, sa, dahil po sa ginawa ko po. Good job, Michael! We're having competition, pero I want them also to feel that they're not alone. They're still my friends. Dalawa na yung nakashoot. At wala lang hinihintay na makashoot dun sa cylinder na mas malayo. Okay, I have to really focus na and take it more seriously. Happy po para sa sarili ko. Pero yun, nalungkot ako, kuya, para sa hindi pa nakapag-shoot. Nakatapos na sina Laziz, Michael Ver at Isabel, at dalawang slots na lang ang natitira. Sino kaya ang susunod na makakasungkit nito? Yung dalawa na lang po yung kulang, kuya. Kinabahan ako, kuya. Talaga po ito sa akin, kuya, kasi I know the consequences po in this task po, kuya. That's why I did my best talaga. Matapos magtagumpay ni Kathleen, ang susunod na makakapag-shoot sa ikalawang cylinder ang makakakuha ng huling slot para maging ligtas. Guys, I love you. Salamat sa lahat, guys! You got this, bro. Oh my God. Focus on Zach. Focus on Zach. Pinakamahirap sa akin, kuya, yung pakiramdam na habang nakikita mo po yung mga kasama mo, nakakashoot ng nakakashoot, tapos ako po wala pa pong nashoot ni isa. Siyempre, kuya, ang laki po nung nakasalalay, yung paglabas ko po yung nakasalalay. Nakaka-disappoint po kasi kada bitaw ko ng bolo, akala ko yun na. Akala ko papasok na. Pero hindi talaga, kuya. Palaging laplis lang. Muntik lang po. Sunod nang sumubok si Jin para mag-shoot sa kanyang ikalawang cylinder. Lean your body. Yeah, tama yan. Para mas malapit. Lean your body.
More strength. Kasi meron pang slot eh. Naguhupo ako kuya na magagawa ko. More strength. Okay, tama na yun. Tama na yun. Baka, ayun na, pag na ma-shoot na ni Jin po, ano na, wala na. Wala na akong chance. Nung hindi po nakapag-shoot si Jin, binuhos ko na po yung ano ko. Best ko po kuya na ma-shoot po kuya. Mahirap po yung second po kuya. Kasi medyo malayo na po. Kailangan nyo pang ihagis. Thank you, Mama. Wala na, kuya. Yun na po kasi yung last chance ko. Nakashoot na po si Roque. Okay, tapos na po, kuya, yung journey ko dito sa loob ng bahay nyo. Thank you for everything, guys. Tapos na ang League Task Challenge ninyo. At dahil dito, dalawa ang magpapaalam sa inyo. Galingan niyo. Ikinalulungkot ko, Jin at Zach. Salamat. Do your best. Jin! It's okay, Roque. Let's see! Bye! Galingan niyo, bro! I'm sorry to visit you. Go! Jin, nang pipita galingan ba dito? Every day. Do your best, do your best. Yeah. Ah! Ayaw ko umiya. Forever tayo, di ba? Ayaw ko umiya ko yung payo, di ba? Kaya nag-base mo na ako, kuya, kasi baka kami ko si Roque Domingo. No, 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 no. Bye, Kap! Kap! Akin na to! Oh, sabi ko, galingan mo eh. Galingan, ginalingan ko naman ah. Habang nag-iimpake ang dalawa, kanya-kanya nang paalam ang mga housemate. Galingan mo, Roque. Thank you. Don't be scared to express yourself here. Okay. I'll take your advice, bro. Yeah. Control lang, yeah. Control. Bro, wala na akong katabi. Ano ba yan? May aalay din na mo sa... Ay! Give God the sign. Oh my gosh! Ay! Aww. Ikaw talaga, Kap? Yung parents mo. Huh? Proud na proud sa'yo, Jin. Oo. Ilang sandali pa. Zach at Jin, yes. Pumasok na kayo sa confession room. Yo. It's your girl, Jin. Bye-bye, guys! Bye. Actually, guys, magta-Thailand na kami ni Zach. I'm sorry. I'm sorry! Galingan nyo, guys! Guys, huwag kayong malungkot! We will still watch you. Abangan bukas! Zach at Jin. Kuya. Kayo nga ang nagpaalam sa inyong mga housemates. At dahil dito, dumating na ang takdang panahon para malaman ninyo ang totoo. Hindi pa kayo magpapaalam sa bahay ko. Oh my God! Magpapatuloy ang buhay ninyo sa isang secret room dito sa loob ng bahay ko hanggang sa oras ng aking itatakda. Woo!